Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa kaliwat ka ng Christmas parties ngayon, nabunot at nanalo ka na ba sa mga paraffle? Pero paano kung mabunot nga ang iyong pangalan, pero mapapanalunan mo naman pala ay isang ataul? Tiyak na sa wishlist ng lahat ngayong Christmas party season, ang mabunot sa mga paraffle. Pero sa party na ito, bakit parang hindi lahat excited manalo? Sino kaya ang mag-uwi? Biro kasi ng ilan, kapag daw mabunot ang iyong pangalan, oras mo na para tanggapin ang premyong kabaong. Nag-iilang ako. Normal kasing paraffle talaga is appliances. Tapos dun ataul, sabi ko na lang, ilabas ang casket. Bigyan ng casket yan. Sila excited kasi pag-uwi ng casket? Ang ganitong pakulo, tradisyonal tuwing Christmas party ng Philippine Mortuary Association. It was just a bunch of funeral owners who got together. We always raffle out caskets. We gave away around 6 to 7 caskets. Pina-keep safe muna nila. May mga hindi pa nakiklaim. Congratulations to... Sino-sino kaya ang pinalad na mag-uwi ng ataol sa raffle? Kuya Kim, kailan nagsimula ang mga paraffle? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Panahon pa lamang ng mga ancient Greeks at Romans, Babylonians at Egyptians, nagsasagawa na sila ng mga laro na paraffle at ang kanilang ginagamit ay mga buto at dice. Nung Han Dynasty naman sa China, inimbento ng mga ancient Chinese ang keno, na isang uri din ng raffle game. Isa sa mga unang raffle na ginawa naman sa kasaysayan ay ginawa ng byuda ng Flemish painter na si John van Eyck. Nagbenta siya ng mga tickets at ni-raffle niya ang isa sa mga gawa ng kanyang asawa. May iba't ibang paraan ng pagbunot sa mga mananalo. Nandiyan ang traditional na paraan na pagbunot sa tambiolo at pwede rin automated o i-raffle na. Samantala, ang isa sa mga sinawing palad is still pinalad na makapag-uwi ng sarili nitong ataul. Si May. Hindi ko naman pwede niuwi po sa amin. Di sa company muna po. Halimbawa, meron pong nangailangan, i-donate po ng company. Isa sa mga nilulook forward ng mga employees, yung raffle prizes during the mga year-end Christmas parties can be a form po of reward and motivation to stay on. Ngunit tiyak na merry-merry ang iyong Pasko kung ikay mananalo sa biggest lottery sa mundo. Ang Christmas lottery tradition sa Espanya na kung tawagin ay El Gordo ang tinuturi ng Guinness World Records bilang largest lottery prize fund. Ito'y kung bibilangin ang lahat ng premyong ipinamudbud dito. Noong 2012, ang grand prize na pinaghati-hatian ng 10 nanalo umabot ng 4 million euro o mahigit 235 million pesos sa palitan natin ngayon. Suma total, namudbud sila ng 2.52 billion euro ng taong yun. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.